guys, and welcome back to my channel, Thessalonica's Farm. Ipapakita ko sa inyo yung aking na-load na 1,000 piraso ng itlog ng mga itik Pinas. So, kung napanood niyo last video ko, mga ka-farmers, bumili ako ng 1,056 capacity ng incubator. So, ito ay para sa ini-incubate natin ng mga itlog ng mga bibe or itik Pinas. Okay, mga ka-farmers, so ngayon, ito, na-loadan ko na to ng 1,000 itlog at ipapakita ko ngayon sa inyo. So, tara, samahan niyo ako. So ito, bubuksan ko mga ka-farmers. So maikli lang tong vlog na to mga ka-farmers. So ipakita ko lang sa inyo yung laman ng ating incubator na meron na tayo ini-incubate na 1,000 eggs ng mga itlog. So tara! So ito mga ka-farmers, so open na natin para makita ninyo. So ayan. Ayan no? Oops! Ayan. So ito. So, ayan mga ka-farmers, ayang ating in-incubate, mga itlog. Ayan. Ayan. So, sa isang file, sa isang set niyan, 88 na piraso ng itlog. Pero, hindi sumakto mga ka-farmers kasi yung iba malalaki yung itlog, so hindi kaya na magkatabi-tabi. Ayan. So, halos puno yan mga ka-farmers hanggang sa ilalim. Ayan. So, napakaganda ng klase ng quality ng incubator na ito, mga ka-farmers. So, sakto-sakto lang siya sa init, sakto-sakto lang ang temperature sa loob ng incubator. Ayan. Yan, pinakita ko lang talaga sa inyo itong ating incubator na naloadan. So yan mga ka-farmers, so malaking tulong talaga itong incubator na ito. So kahit medyo may kamahalan siya, binili ko na rin kasi so yan mga ka-farmers, kasi meron talaga akong balak na magbalutan ako soon kapag nakapagpisa na tayo ng mga maraming itik Pinas. So sigurado ako mga ka-farmers na papatok yung negosyong balot. So yun mga ka-farmers, kasi isa sa mga pagkaing Pinoy na tinatangkilik talaga ng mga Pilipino ay ang balot. Ayan. So ayan, looking forward ako mga ka-farmers sa business na yan. So abangan ninyo ang, so ayan, abangan ninyo mga ka-farmers ang journey ko dito. So ito mga ka-farmers, so pupunta ko ngayon sa Itikan. So makita ninyo yung mga biik natin, so kawala lang sila. So, nakakatawa yung video ko ng mga ka-farmers na kumakain sila ng sky flakes. So, ito pa. Ayan. So, kaya matitiba yung ating mga alagang baboy dito. So, hindi sila masaselan mga ka-farmers kasi kahit ano kinakain yan. Kahit atay ng manok. Ayan. Kahit na mga ulam namin natira. Ayan. So, hindi nila yan hinihindian. So, go lang sila na go dyan. So, ito mga ka-farmers yung mga alagang manok. So, ito yung shamo. Ayan. So, ibabalag ko rin pala mga ka-farmers. So, hindi ko pa na-vlog yung ginagawa na bahay ng mga itik Pinas. Sinire-ready na namin yan sa palayan. So, next day siguro baka ma-vlog ko. Hindi pa kasi tapos mga ka-farmers. So, ito. Ayan na yung ating mga itik. Ayan, itik Pinas. Ito yung second batch natin. So, ito yung second batch natin mga ka-farmers. So, saglit ko lang pakita kasi nakita nyo na naman to. Update ko lang to. So, ayan. So, ayan mga ka-farmers, yung ating mga itik. Malalaki na yan? Malalaki na yan. Ayan. Ayan, so, punta na. So, ayan mga ka-farmers, so, punta naman tayo sa kabilang kulungan. Baka makawala, kailangan isarado mabuti. Yan. Baka makawala yan, ang hirap hulihin, matutulin, tumakbo.
So, ito. So, ito naman yung kabila natin na kulungan. So, ito talaga, mga farmers, yung isang kulungan. Malalaki na talaga yung haitik dito. Uy, ay, open natin. Okay. Close natin kasi mukhang kawala sila. Mahirap maghabol. Yay. Ah, aray ko. Yan. Yung yero kasi. Harang kasi yun. So, ito mga ka-farmers ha. Iharap ko na sa kanila yung camera para mas makita nyo. Napakaliliksi nila at napakatutulin. Ala, 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 may naipit, may naipit. Naku, patay. Ay, naku, yun, nakawala na. Naipit. So, napakaliliksi ng mga inipit pinas natin, mga ka-farmers. So, tapos, ginamitan na natin ng ipa-rice hull sa kanilang flooring. So, para hindi masyadong mabaho at hindi palaging basa yung kanilang flooring. So, ayan. So, layo tayo mga ka-farmers para lumabas sila. Para, so, layo ako mga ka-farmers ha, para mag-scattered sila. Tago ako dito. Tago ako. So, ayan mga ka-farmers. So, diba? Malalaki na sila. Ayan. So, meron din sila ditong pool yan pag sila maligo. So, ayan ang mga ka-farmers. Naglalakad na sila. Ayan. Diba? Ang ganda nilang tingnan. So, ayan mga ka-farmers. So, maganda mag-alaga ng mga ganitong itik pinas. So, yung sa maintenance ay hindi sila sobrang gastos. Tapos, as at the same time, yung health nila is okay. Hindi sila sakitin at madali silang alagaan. At pag nag 6 months, mga ka-farmers is ready to lay na. Makakakuha na tayo ng mga itlog galing sa kanila at makakapag-start na tayo ng business na balutan. So, yan. Madali lang naman at mabilis lang naman ang buwan. So, kung makita nyo yung mga itik pinas ko, so, ang lalaki na nila agad. Ayan. So, unti-unti lang mga ka-farmers at maaabot ko rin yung mga plano ko na mga business sa aking mga alaga. So, yun lang mga ka-farmers. So, napakita ko na sa inyo yung ating itlog na mga in-incubate na 1,000 piraso. Tapos, pinakita ko na rin sa inyo yung update sa aking mga itik pinas na inaalagaan. So, ngayon mga ka-farmers, so yan, ipakita ko naman sa inyo tong ating fish pan. Ayan. So, hindi na ako bababa. Mag-vlog na lang ako ng isang content dito. So, malaki to mga ka-farmers, so isang area na to. So, yan, isang malaking fish pan pa to. Tapos, itong area na to. So, baba ako ng konti para makita ninyo yung mismong area. Ayan. So, baba to ng farm eh. So, kaya maganda tong fish pan ko. Ah! Yan. So, ito mga ka-farmers, yung aking munting fish pan. At mag-harvest na ito mga ka-farmers siguro sa end of the week ng November. Yan. So, ayan na, napakadaming isda mga ka-farmers. Yan. Yan. So, mag-ready siguro ako ng vlog mga ka-farmers. Next day about sa pag-feeding ko ng bagos. So, para mapakita ko sa inyo yung laman ng fish pan. So, kung gano'ng karami. Ayan. So, ihiwalay natin yung content mga ka-farmers para masarap panoorin. So, yun lang muna mga ka-farmers. Kung nagustuhan nyo po itong video na ito, please like and subscribe sa aking YouTube channel. At i-click nyo na rin po yung notification bell para palagi po kayo updated sa mga ina-upload ko na videos about farming dito sa akin channel. Ayan mga ka-farmers, thank you for watching and happy farming!